itago nyo na lang ako sa pangalang Monching. Ang aking ibabahagi sa inyo ay ang karanasan ko nung nag-aaral pa lamang ako. Taong 2007 nang napagpasyahan kong mag-aral sa Bataan bilang college student kahit na originally ay tiga Pangasinan ako. Dito talaga ako dinala ng tadhana at wala naman akong reklamo doon. Dahil dayo lamang sa lugar na pagdesisyonan kong mangupahan ng isang apartment sa Mariveles. Medyo creepy nga ang nakuha ko dahil malaki siya at makikita mo talaga ang kalumaan. Gawa pa nga ito sa mga matitibay na kahoy pero maganda basta masasabi kong old school talaga yung bahay. Kasama ko ang ate ko na lumipat doon at itago na lang natin siya sa pangalang Rhea. Aminado naman akong bukas ang third eye ko at ganun rin si ate. Subalit hindi katulad ko ay hindi siya nakikwento sa kanyang mga nakikita. Bagkus ay mas pinipili na lamang niyang dedmahin ang mga ito. Una kong experience nung ikalawang buwan pa lamang namin sa paupahan. Kakauwi ko pa lamang galing school at tinawag ko si ate. Tinanong ko pa nga sa kanya kung ano ang ulam. Narinig kong sumagot siya ng, "Oh, saan ka ba? Bakit hindi kita naririnig?" "Ate, andito!" Sabi niya nang may kalakasan ng boses. Dahil sa nadinig ko nga siya doon sa ikalawang palapag, ay umakyat na ako para din makapagpalit na rin ng damit. Akala ko ay nasa kwarto siya pero nang aking silipin ay wala siya doon. Pinuntahan ko rin ang banyo pero wala din. May narinig ako na dalawang naghahabulan sa kwarto na parang mga bata. Kinabahan nga ako nang makarinig ako ng mga tunog na yun. Dali-dali akong bumaba at tumakbo papalabas ng aming bahay. Alam kong kami lang dalawa ni ate ang nakatira doon. Pero bakit may naririnig akong hagik-gikan at mga yabag na mga malilikot na bata? Para makumpirma, tinawagan ko kaagad si ate at tama ang kutob ko. Wala ang ate ko at ako lang ang mag-isang dumating sa bahay. Kahit na may tao doon o wala, nakalak pa rin lagi ang aming pinto. Kung kaya't hinintay ko na lamang siya sa labas kesa marinig kong muli ang nakakatakot na tinig na yun. Sumunod na linggo, katakatakang hindi nagparamdam sa amin ang mga elementong nananahan sa aming paupahang bahay. Pero nagpakita sila. Kakauwi ko lamang yun around 8 PM at saktong walang kuryente. Naglakad ako paakyat ng hagdan nang may nahawakan ako sa hawakan nito na malamig at parang kamay. Ngunit wala naman akong nakita. Patuloy akong naglakad hanggang sa may tumapik sa paa ko. Di na ako makagalaw nang makita ko ang kamay na kulay itim at may mahahaba itong mga kuko. Ganun po ang aking naaninagan. Mistulang nasa movie ka na may ganong klaseng nilalang. Sa sobrang takot ko ay napadasal ako ngunit sa kaliwang tenga ko naman ay may tumatawa at tila binibingi ang kanan ko pang tenga. Sabi nga nila, malakas raw ang loob ko pagdating sa multo. Pero para sa akin, depende sa mood ko kung matatakot ako o hindi. Tinuloy ko pa rin ang paglalakad sa hagdan kahit parang may nang-aasar na humahawak sa paa ko na malamig at may kaitimang kamay pero wala naman itong bigat o pwersa. Nakapikit akong umakyat, makarating lang sa ate ko sa taas. Kwento ko ito kay ate pero ang sabi niya ay nararamdaman niya raw ang mga ito pero hindi naman daw sila nananakit. Isa pa, huwag na lamang daw naming pansinin sapagkat mahirap maghanap ng lilipatan sa kalagitnaan ng semester. Hanggang sa tuluyang nasanay na nga kami
na parang may nang-aasar sa aming espiritu. Nagpapakitang mga itim na kamay o kaya parang mga naglalarong bata. Pagkasama ko ang mga kaibigan ko at tumadalaw sila sa amin, minsan tinatapik ko ang itim na kamay sa balikat ng kaibigan ko para mawala. Kapag naliligo ako, minsan ay may dadaan na anino sa aming pinto na hulmang babaeng kuba. Paggabi ay may naglalaro ng bola at mga batang naghahabulan pa. Lahat yon ay napagtiyagaan namin sa loob ng isa't kalahating taon. Hanggang sa graduate ang ate ko. Sobrang creepy na nang nangyayari dahil nagpapakita na talaga sila. Hindi lamang sa personal kundi hanggang sa panaginip. Nang minsang nakatulog ako agad galing school, bandang alauna iyon ng hapon. Biglang hindi ko na lang maigalaw ang katawan ko pero nakamulat ako at nakikita kong mag-isa lamang ako sa kwarto. Alam ko sa sarili kong binabangungot na ako. Inikot ko ang aking paningin at may nakita akong mga bata sa paanan. Sobrang nakakatakot ang mga itsura nila. Sa katunayan po ay habang tinatype ko ang kwentong ito ay tinitindigan ako ng balahibo. Ang mga batang iyon ay may mapuputing balat na parang papel. Puti rin ang kanilang buhok at ang hahaba ng kanilang bibig na pulang-pula at abot pa sa kanilang tenga. Tawa lamang sila ng tawa. Bigla kong nakita sa mukha nilang naging seryoso at may sinasabi ngunit hindi ko naririnig. Naalala ko ang sabi nilang igalaw ang mga daliri kapag nababangungot. Ginawa ko nga hanggang sa nakabangon ako ng pawis na pawis kahit maginaw naman talaga ang panahon. Binaliwala ko ang mga pangyayari ngunit lalong napapadalas ang pagpaparamdam ng dalawang bata na naglalaro ng bola. Madalas na rin ito sa aking panaginip ngunit ipinagdarasal ko na lamang sila at nawawala naman sila pagkatapos. Kaya sana naming tiisin hanggang kay ate na sila nagpaparamdam. May isang gabing tumayo ang ate ko. Naghuhubad siya habang ako ay naglalaro ng PSP. Sa laki ng aking pagtataka, "Ate, ginagawa mo?" Ngunit walang sumagot. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang bumaba sa aming bahay. Hinabol ko nga siya at pagkatapos ay napagtanto kong nakapikit ang kanyang mga mata habang naglalakad sa hagdan. Tinapik ko pa nga siya, hindi lang ng isa, dalawa, limang beses, kundi sampu hanggang sa pinalaksan ko na. Dito ay nagising si ate at takang-taka siya kung ano ang ginagawa niya sa hagdan. Walang ano-ano. Nagwika siyang, "Hading, may gustong kumuha sa akin." "Ano? Mga bata ba yan? O babaeng kuba?" "Hindi. Malaking tao siya. Tas kulay itim yung balat niya kaso wala siyang muka." Dahil doon ay nagdasal kami ni ate. Sabi ng iba naming kakilala ay mag-alay pa nga daw kami ng itlog at isang bote ng gin bilog. Ngunit nauulit pa rin naman at parang gusto talaga nilang kunin si ate dahil may isang umaga na punong-puno ng linya ng kuko. Ngunit kapag tinatanong ko si ate ay hindi naman niya daw ito nararamdaman at sadyang hindi masakit. Doon na kami na-alarma hanggang sa tumawag na kami sa aming mga magulang sa probinsya para sabihin ang mga nangyayari. Ilang araw pa ay dumating ang aming ina at may kasamang albularyo. Since aalis na raw kami, kailangang siguraduhin hindi kakapit sa amin ang mga espiritu o kahit man lang masundan kami sa bagong lilipatan. May mga ritual at may mga langis pang ang ipinahid kay ate. Makaraan noon ay parang may kinakausap ang albularyo sa hangin. Kitang-kita ko pa nga na parang may inaalay siya ng kung ano. Hanggang sa matapos ang ritual ng albularyo at tinapat niya kami. Bahay raw pala iyon dati ng isang pamilya
na na-murder ng sarili nilang padre de pamilya bago nagpakamatay. Kunento ko ang mga nakita ko na isang babae na kuba at mga batang mapuputi at mahahaba ang mga bunganga at mahahaba rin ang mga kamay. Sinabi nga ng albularyo na sinasaktan at minamaltrato sila kaya ganun na lamang ang itsura nila. Ang dati pa ng panaginip ko na may gusto silang sabihin ay isa pa lang babala na dapat na kaming umalis at baka kung ano pa ang gawin ng kanilang tatay sa amin. Buti na lang at umalis na kami at ako naman ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Maynila. Matapos nun, awa ng Diyos ay wala nang nagparamdam pa sa amin. November 2013 hanggang January 2014 ang naging OJT ko sa Corregidor Island. Pagdaong pangalang namin sa isla, mabigat na ang pakiramdam ko. Hindi naman lingid sa aking kaalaman ang naging dark history ng naturang isla lalo noong panahon ng mga hapon. Palagay ko nga'y dala na rin ito ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik na wari wini-welcome ka sa kanilang lugar. Dahil sa tourism ang kurso naming magkakaklase, inatasan kaming mag-duty sa Corregidor Inn kung saan dinadala ang mga namatay na sundalo noon. Sa madaling salita, ang hotel ngayon ay dating morgue. Dahil sa lima lang kami na magkakaklaseng intern ay hinati kami sa dalawang grupo. Si Alex at Jen ay sa housekeeping department mag-duty ng dalawang linggo habang sina Ashley at si Jem naman ay sa food and beverage department na assign. So dito na magsisimula ang kababalaghan dahil sa housekeeping kami. Siyempre kailangan namin maglinis ng mga kwarto. Hindi ordinaryo mga kwarto ang aming mga nasasaksihan sapagkat alam ko ang mga kababalaghan na maaari nitong i-reveal sa amin anytime. Minsan sa aming duty. Dahil sa close ko ang dalawa kong kasama sa housekeeping, lagi silang magkasama. At syempre ako naman itong laging naiiwan sa isang kwarto na pinapasok ko. Parang normal lamang nga noong una, yung tipong walang ibang mangyayari. Walang nakakatakot. Kung kaya't nagpapatugtog na lang ako ng musika sa cellphone ko upang malibang at hindi ko maisip ang pagkatakot. Habang nagpapatuloy ang pagpapatugtog ko at naglilinis na rin sa mga kwartong aking pinupuntahan, napapansin ko na parang nagbabago yung tempo ng musikang pinakikinggan ko. Andun din yung paghina-hina niya at pagkatapos ay biglang lalakas na lamang. Akala ko nga ay may problema ang cellphone ko pero nang lumabas ako ng kwarto ay naging normal naman na yung tugtog. Pumasok akong muli dahil kailangan kong tapusin ang ginagawa ko at laking gulat ko na lamang sa pagtingin ko doon, lalo sa kama. Kita ko na parang merong nakalubog. Para bang inuupuan siya o hinihigaan ng isang mabigat na tao. Bukod pa doon ang pagkarinig ko ng mga langit-ngit na nanggagaling sa sahig. Matitibay na kahoy kasi ang kanilang ginamit doon sa hotel. Nung akmang lilinisan ko na ang ilalim ng kama sa isang kwarto pang aking pinasok, hindi ko talaga alam kung bakit napatigil ako at nakaramdam ng takot. Andun kasi sa aking isipan na baka pag sa oras na tinignan o hinila ko ang kumot sa ibabaw ng kama, ay makakakita na lamang ako ng nilalang sa ilalim na hindi ko magugustuhan. Dahil no choice talaga ako at nakasalalay ang grado namin dito, ay isinet aside ko muna ang takot at nilinisan ko muna ang ilalim ng kama. Hindi pa man ako nakakalinis ng tuluyan, may humila sa akin at ito ang nagbunsod sa akin ng hilakbot sa buong sistema ko. Malakas ang pagkakahila niya sa akin.
hindi naman pwedeng kung ano lamang iyon o pagkadulas ko lamang ang sisisihin sapagkat alam ko ang ginagawa ko ng sandaling yun. Napatakbo na lamang ako sa kabilang kwarto at pagkatapos ay hinila ko yung karpintero at sabi ko, "Kuya, may umuupo dun sa kama eh. Nagkakatakot." Sagot naman niya ng mahinahon. "Hayaan mo na lang sila. Hindi ka naman nila sasaktan eh. Kami nga nasanay na lang kami." At sabay na paisip na lamang ako sapagkat totoo nga na maraming namatay o pinatay sa lugar na iyon na maaaring nandoon pa rin sa hotel at hindi matahimik. Yung mga sumunod na araw naman sa second floor ako naglinis at malapit ito sa stock room. May isang kwarto doon sa gawing dulo. Nakakaiba ang pinto at may nakasabit na "Do not disturb." Nakasara yung pinto. So ibig sabihin, walang hangin na makakapasok. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit ikot ng ikot yung nakasabit sa gawing kisame. Nagpatay mali siya na lamang ako. Pero nabigla ako kasi si Alex na kasama kong nag-duty nung time na yon ay matagal nang nakatitig sa pinto at sinabihan niya akong, "Halika na, lipat na tayo sa ibang kwarto. Sa ibang kwarto na tayo maglinis. Huwag na tayong tumambay dito." Sumunod na lang ako sa nais niya pero kakambal noon ang labis na pagtataka. Nang nasa ibang kwarto na kami, naririnig ko silang nag-uusap ni Jen at ang sabi niya, yung bata daw ay nakikipaglaro sa kanya. So ibig sabihin, kaya umiikot yung nakasabit sa gawing kisame kanina ay pinaglalaruan ng bata. Nakalimutan ko palang sabihin na si Alex ay may third eye simula ng bata pa siya, kung kaya't nakakakita siya. Sa katunayan pa nga ay ang dami niyang nakikitang padaan-daan lamang daw na mga kaluluwa at patagos-tagos na lamang sa mga dingding ng mga kwarto na parang hindi nila alam na patay na sila. Yung mga bata na sinasabi niyang gustong makipaglaro ay may pangalan pa. Pot-pot. Sabi pa nga sa kanya, "Samahan mo ako. Hanapin natin si mama ko." At simula noon ay dinideadman na lamang niya ang bata na kunwari ay hindi siya nito nakikita. Hindi ko rin malilimutan ang staff house. Marami ding mga kwento kami na dito nangyari sa lugar na yon. Dito kasi sa staff house pinatutuloy ang mga intern at iba pang mga estudyante habang nasa isla. Sa female staff house kami. Yung ayos ng staff house namin ay nakakatakot. May double deck at syempre dahil matatapang kaming mga babae ay sa baba kami nagdesisyon na matulog. Magkakatabi kami sapagkat ayaw namin na isa-isa naming higaan ang mga double deck. Bukod kasi sa nakakatakot na pagpapakita ng mga aparisyon ay baka may mga kaluluwang manyakis. Kaya natatakot din kami. Opo, baka may mga kaluluwa ng mga hapon na maaaring gawan kami ng hindi maganda. May time noon na habang naglalaba ako ng susuotin ko kinabukasan para sa duty, bigla na lamang may dadaan na mabilis na puti sa harapan mo at kahit patay mali siya ka na lamang ay andun at uulit pa rin siyang dadaan. Sa pakiwari ko pa nga ay isa siyang nurse o hindi naman kaya ay maaaring biktima ng kalupitan ng pwersang hapon noong mga panahon ng digmaan. Meron pa nga noong time na naliligo ako. Ayaw ko lamang pumikit talaga dahil iniisip ko na baka sa isang kurap ko lamang ay andyan na sila sa loob kasama ko. Ang pinaka worst nga na nangyari sa akin ay nang minsang magising ako ng alas dos na madaling araw kasi nga wala na naman akong katabi. Yung katabi ko pala ay nasa labas nakikipagkwentuhan at pinapatapos ko muna ang kwentuhan nila ng kaklasiko
at kasabay noon ay ang pilit kong pagpapakatatag, subalit hindi pa rin ako tinantanan. Nakita kong may dumaan na anino sa pagitan ng aking mga kaklaseng nag-uusap sa labas. Hindi lamang iyon, sapagkat naririnig ko rin ang pagbubukas ng pinto ng aming kwarto na animoy pinaglalaruan ng makailang ulit. Dahil sa hindi na rin ako mapakali sa mga nangyayari, napagtanungan ko paminsan ang isang matagal ng staff sa naturang hotel. Kwento niya, lalo nang minsang naka-duty sila ay may nakikita daw silang lumilipad na ulo ng mga Hapon, Amerikano at Pilipino na pinaslang noong kasagsagan ng World War II. Minsan naman daw ay nakaputing babae at nakalutang lamang sa tapat ng chapel. Sila kasi kahit matagal na sa isla ay natatakot pa rin sa mga nakikita nila. Lalo kapag meron silang mga kwentong kapareho sa naranasan namin. Given na yung fact na talagang paikot-ikot lamang ang mga ligaw na kaluluwa sa naturang isla, dala ng madilim nitong kasaysayan. Magkagayon man, naisalba namin ang aming OJT. Sa katunayan pa nga ay mataas pa ang nakuha naming marka rito sa kabila ng mga paranormal encounters namin sa masasabing Haunted Island in the Philippines. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.